Araw-araw magdadala. Praise the Lord. Naman tayo pinalangin, sumahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoon, kami, nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa iyong paglangis, sa iyong salamat, mahal ang Panginoon. Hallelujah, sa iyong pagabay o Diyos. Hallelujah. Mahal pa yun sa puno ng panalangin, dili beloved, noble pastor, Willie Stada Almeda, patawarin kami, mahal pa yun sa iyong mga pagkukulang. O Diyos ka po, mahal pa yung maglagay yung simbala ng salita ka, magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. At yung mga aral sa kanaka, wala po akong magagawa, sa po akong nagtitiwala at umaasa, mahal ang Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa gabing Diyos, mga kapangyarihan, pangalan mo, mahal ang Panginoon. Aming sinasulat din mo, mahal lang anumang gawa na kaway lumay sa mga kapangyarihan, pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, pray po ating mahal ang Panginoon ng mahal. At pinakamataas sa baburi, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to this Lord Jesus Christ. Praise the Lord, sa mahal ang Panginoon lang po ang pinakamataas na papuri. Isa pong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal ang Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, and we give double honor po sa ating dearly beloved normal pastor, Wilde Strada Almeda, the ancient prophet of our loving God. Praise the Lord, bigay po sa atin ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, ganyan din po, pag-alala sa mga turo, aral na iniwan ating dearly beloved, noble assistant pastor, Lina C. Almeda, give double honor sa ating mong beloved mama dear. Praise the Lord, at sa kailang buong sambayan, beloved Almeda family, beloved Almeda children, children-in-law, and grandchildren po, we give double honor. Pero ating mahal po yung magandang gabi po sa lahat ating mga beloved co-preachers, sa lahat ating mga beloved co-workers, sa lahat po ng ating mga beloved choir members, mga musician, sa inyo pong lahat mga kapatid ko, sa mga halang Panginoon, at sa mga nanonood po sa live streaming, binabati po natin ng magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, lahat mga anak na Diyos magsabing, praise the Lord! Praise the Lord, napakasarap magpuri sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen. Nandiyan po yung pag-iingat, nandiyan po tayo yung panatag, wala tayong takot, mga minamahal, praise the Lord, at alam natin na kapag tayo gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y datako sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, minamahal. Ito po'y patungkol po, mga minamahal, sa Christian marriage, mga minamahal, o yung pag-aasawa ng mga Kristiyano. Ito po ay hindi sa mga mag-asawa na, kundi sa mga mag-aasawa pa lang. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabagat magandang malaman po natin ito, mga minamahal, dahil kung may mga hindi natin alam, malalaman natin, at kung may mga mali tayo, makokorek natin, mga minamahal. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakahalaga po nito, mga minamahal, sapagat yung ating pag-aasawa, mga minamahal, ay nakaparallel sa rapture o yung tinatawag na pagharap natin sa mahal na Panginoon. The marriage feast na mangyayari po sa langit, sapagat ang church, pagdating ng rapture, mga minamahal, ang church ay kukunin ng ating mahal na Panginoon, yung pong mga mananampalataya na tapat, puno ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon sa pagdating ng oras na tayo po'y kukunin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, haharap tayo sa ating mahal na Panginoon at tayo po ay ikakasal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So yung church na ikakasal po sa mahal na Panginoon, mga minamahal, doon sa langit, mga minamahal, ito po ay, sabi ng Bible, walang kulubot, walang mantsa, sa Cebuano pa, minamahal, walay buling, walay kunot. Amen. Balaan. Huwag ipadayag kini, kumbaga, ipakilala to ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang church. Kaya po kung ang marriage feast sa langit, mga minamahal, ay nagsisimbolo ng kasal, ibig sabihin itong kasal na ginagawa po natin dito sa lupa ay marangal dungganon sa mata sa atong pinakamamahal na Ginoo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Amen.
Basahin po natin, mga minamahal, marriage is honorable above all, mga minamahal. No? Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 4, buksan po natin ating mga Biblia sa Hebrewanon 13, versikulo 4, mga minamahal. Amen. Hebrewanon, kamalangan 13, ang talatay 4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-asawa, at huwag nawa magkadungis ang higaan sapagkat ang makiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Hebrews 13 verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pag-aasawa ay marangal sa lahat, mga minamahal. At yung higaan daw po na huwag madungisan. Baka pag-praise the Lord po ba tayo, mga minamahal. Yun po ang pagtingin ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi po ito yung iniisip natin na magkakaroon ng makasama sa buhay. Yes, tama po yun. Pero hindi po yung katulad na nakikita natin sa sanlibutan na nag-uyab-uyab-uyab tapos mag-aasawa. Pag ikaw pala pumasok sa ganitong bagay, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, isipin mo na marangal ang pag-aasawa sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At huwag madungisan. Everybody say, praise the Lord. Huwag madungisan ang inyong pagsasama. Huwag madungisan ang inyong higaan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung mga whoremongers, yung mga makihilawason, yung mga adulterers, yung mga mananapaw, mga ngalunya, mga minamahal, sila daw po ay hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Ganun na ganun po ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Iniingatan po natin ating sarili dahil tayo ikakasal sa mahal na Panginoon. Ganun din po yung pagsasama ng mag-asawa, mga minamahal. Kaya kung papasok ka sa bagay na yan, mga minamahal, dapat isipin mo na yung pag-aasawa ay marangal sa mata ng Diyos. Hindi po tayo nagbabasketball. Hindi po tayo naglalaro. Amen? Hindi po dahil pag mainit yung isinubo mong pagkain, isusuka mo ulit. Hindi ganon. Dapat isipin mo na kapag pumasok ka, ikaw ay dalaga, ikaw ay binata, ikaw ay byudo, ikaw ay byuda. Praise the Lord, na kapag pinasok mo ang bagay na ito, marangal ito sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Ang Diyos po ang may likha, may katha ng marriage. God is the author of marriage. Kaya nga dapat po natin itong igalang, dahil ang Diyos ang may likha nito. Amen po ba? Nakita niya po si Adan, nag-iisa, binigyan niya po ng helpmate. Binigyan niya ng makakasama. So, ibig sabihin, kung ikay mag-aasawa, minamahal, sinusunod mo yung kalooban ng mahal na Panginoon. At yung pag-aasawa na yan, yung bagay na ating gagawin, mga minamahal, ang Diyos ang nagpasimula. Ang Diyos ang may akda. Ang Diyos ang nagmugna. Makapalakpak po mo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Genesis chapter 2 verse 18, mga minamahal. Genesis chapter 2 verse 18. Genesis, kabanatang 2, ang talata 18. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate, for him. Helpmate. Kumbaga na translate na lang po sa helpmate. Katuwang, katulong, makakasama, companion, mga minamahal. So nakita ng Diyos na nag-iisa si Adan. At ang ginawa po ng ating mahal na Panginoon ay binigyan siya ng makakasama. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Paano po yung ginawa ng mahal na Panginoon? Minamahal, kaya po sa Bible, mga minamahal ko, ang babae ay galing sa lalaki. Amen? Amen? Bakit po? Sapagkat kinuha ng mahal na Panginoon yung tadyang ni Adan, gusok, sa sumwano,
Kinuha ng malapay noon ang tadyang ni Adan. Pagkatapos, yung sugat, pinagaling agad ng mahal na Panginoon. At yung tadyang na yon, yung gusok na yon, ginawang babae, ginawang tao ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po mo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, Genesis chapter 2, verse 21 to 22, mga minamahal. Ito po ay yung ginawa ng mahal na Panginoon, kaya po nilikha niya si Eva, mga minamahal. Genesis, kabanatang 2, antalay 21 hanggang 22. At tinulugan ng Panginoong Diyos na likawasang himbing ang lalaki. At siya natulog at kinuha isa sa kanyang mga tadyang at pinagpaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Baga, hiniwa ng mahal na Panginoon yung laman ni Adan. Kinuha yung tadyang, yung gusok, kinuha. Pagkatapos, naghilom. Gumaling din kaagad yung sugat. Amen. Amen. Grabe po mag-opera ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Magaling agad. Ayan po mga minamahal, sabi ng Biblia, at yung gusok na yon, yung rib o yung tadyang na yon, mga minamahal, ay ginawang babae ng ating mahal na Panginoon at dinala niya kay Adan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, yung pag-aasawa hindi biro. Amen po ba? Kasi kahit na may ups and down, ano po yung ups and down? May mga pagsubok, may mga problema, kuminsan may mga misunderstanding, mga minamahal, praise the Lord, ay mananatili pa rin po yung inyong pagsasama, yung pagmamahalan, mga minamahal. Kumbaga, mga minamahal ko, ang makapaghihiwalay sa inyo, kamatayan lang po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Kamatayan lang po yung makapaghihiwalay, mga minamahal. Kaya po mabigat, kumbaga marangal, hindi biro, hindi basta-basta, kumbaga mga minamahal, kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kamatayan lang magpapahiwalay sa atin. So, ibig sabihin, mga minamahal, sa ganitong pagkakataon o sa ganitong sitwasyon, kailangan natin ang mahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal? Amen! Hindi porket guwapa, minyoon mo na. Porket guwapo, minyoon mo na. Ingon pa sila, bahala guwapa, basta dato. Kompleto na. Amen. Hindi yun ang titignan po natin. Ang unang-una nating titignan, ito ba ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon? Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bakit po? Bakit po mga minamahal? Sapagkat alam niyo naman yung relationship, may ups and downs. Amen. May problema. Kaya nga po maraming may mga broken marriages, mga minamahal. Nag-iwalay. Bakit? Unang-una, maaring wala ang mahal na Panginoon sa buhay nila. Dahil yung mga pinag-isa ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, yung pinag-isa ng mahal na Panginoon, huwag paghiwalayin ng tao, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? So, ibig sabihin, everybody say praise the Lord, ibig sabihin, kailangan nandyan ang mahal na Panginoon. Kailangan kalooban ng Diyos yung ating pag-aasawa. Amen? May mga kapatiran tayo na save sila, mag-asawa na po, mga minamahal, so nanatili silang mag-asawa. Pero yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, naging Kristiyano, wala pang asawa, ito yung dapat nating malaman. Na yung bagay na papasukin natin, unang-una, kailangan kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para po, amen? Amen.
Para po sa inyong pagsasama, kasama niyong mahal na Panginoon. Walang pagsisisi. Bakit? Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, magkaroon man ng misunderstanding, maya-maya, bati na naman. Amen po ba? Murag mga bata, dali masuko, dali po mo hatag og pasaylo. Amen? Kasi mahal mo eh. Ilang beses na sinabihan mo ng I love you. Niregaluhan mo ng bulaklak. Chocolate. O, pati buwan, ibibigay mo pa kahit hindi ikaw ang may-ari. Palapakan po natin ating mahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, kailangan ng pag-approval ng ating mahal ng Panginoon. Kaya nga po, pag Kristiyano ka na, palagi kang nagpipray, Lord, kalooban mo ang masusunod. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Lahat mong magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Huwag po natin gayahin yung sanlibutan na yung nasa isip ng sanlibutan, mag-aasawa sila dahil para go to the earth and multiply. Ang nangyayari tuloy, nag-multiply yung mga anak, wala ng mga magulang. Dahil naghiwalay na. Amen po ba? Hindi naman masama magkaroon ka ng baby, alagaan mo lang. Huwag mong pabayaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kasi kayo po yung magulang. Amen po ba? So ito po ay likha ng Diyos. God is the author of marriage. Hindi tayo, hindi ikaw, hindi sinuman, kundi ang Diyos ang may katha ng pag-aasawa. So kailangan po natin yung kanyang approval, kailangan po natin yung kanyang blessing, kailangan po natin kanyang guidance upang ang ating pagsasama ay maging matatag sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi na daw po tayo dalawa. Everybody say praise the Lord. Yung mag-asawa, hindi na daw po dalawa, kundi isa na lang. Kaya po ang tawag sa asawa, di ba? Sa Tagalog, kabiyak. Sa Bisaya, kapikas. Kuwang, pag wala ang pikas. Pikas ra. Amen po ba? Ibig sabihin, kumpleto kung na ang kapikas. Kumpleto po pag nandyan ang kabiyak. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Bible, kailangan mga minamahal, sila po'y hindi na tatawaging dalawa, kundi sila po'y isa na lang. Matthew chapter 19, verse 5, mga minamahal. Matthew 19, verse 5. Matthew, kabanatang 19, ang talatay 5. At sinabi, dahil ito'y iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay maging isang laman. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Matthew 19, verse 5, magsabi ng Biblia, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Yung daw pong dalawa, mga minamahal, yung mag-asawa ay magiging isa na lamang sa mata ng Diyos. Amen po ba? Kaya siyempre, kung ikaw yung mag-aasawa, mahirap kung ang iyong mapapangasawa ay iba ang pananampalataya. Amen. Paano kayo pag-iisahin kung magkaiba yung pananampalataya nyo? Kaya nga po, isinasuggest na ating church, ipinipreach, itinuturo, na hanggat maaari, yung magiging kabiyak mo, yung magiging kasama mo sa buhay, ay kasama mo rin sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Amen po ba? Mga minamahal, nakapag-counsel po kasi ako, mga minamahal, na nagka-problema yung mag-asawa, yung brother may sakit, mga minamahal, dahil more than 10 years na po silang nagsasama bilang mag-asawa, nandito na po sila sa paglilingkod. Pero, yung lalaki daw po, yung brother, yung husband, nagpabautismo lang para mabasbasan. So, ibig sabihin, wala sa puso niya, wala sa isip niya yung pagbautismo. Nagpabautismo para mabasbasan. So, yung pabautismo parang taken for granted. Ngayon, would you imagine na sa 10 taon, mahigit 10 taon nilang pagsasama, hindi siya naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi wala eh. Walang pagbabago ng buhay, walang kagalingan ng karamdaman,
walang katugunan sa panalangin kasi yung bautismo niya hindi galing sa puso niya. Nagpabautismo lang siya para pakasal. Tama po, mali. Mali po, no? Ito na. Dahil nagkasakit na po, mga minamahal, so gusto niya nang mabautismuhan. Mabuti sana kung dumating sa punto na gano'n. Bakit? May pagkakataon pa maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So salamat na gumawa ang Panginoon, mahal na Panginoon ng paraan. Meron naman pong iba na later on nagpapabuti. So pero medyo may kahirapan. Amen po ba? Parang papasok ka sa sitwasyon. Eh paano kung hindi magpabautismo, mga minamahal? Dahil para nagpabautismo, or rather, paano kung hindi siya maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon at hindi niya hanapin yung magpabautismo siya na galing sa puso niya? Dahil yung bautismo niya, wala man. Hindi man siya talaga willing, kundi dahil marang makapag-asawa lang. At saka ganun din, kung halimbawa, hindi pa siya luto sa pananampalataya, it's either wife or husband, siyempre ikaw na matured, aalalayan mo siya. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Okay lang po kung maalalayan mo, salamat sa mahal ng Panginoon. Pero paano kung ikaw naman ang manghina, dumating ang pagkakataon, ikaw naman yung malamig, kaya niyang i-encourage kung baguhan pa siya? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, maganda na yung makakasama mo sa buhay, mga minamahal, matured na rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Baka sabihin nyo, ang dami namang requirements ni Brother Richard. Minamahal, para po yan sa inyo. Hindi para sa akin. Sa mga mag-aasawa. Amen? 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 Everybody say praise the Lord. Para sa mga mag-aasawa, mas maganda na yung kabiyak mo o yung kapikas mo, mature na sa pangalagad sa Ginoo para kung ikaw naman magka-problema, i-revive ka naman niya. Parehas kayong mature. Nakapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Kasi dumarating naman talaga yun eh. Di po ba? Amen po ba? Dumarating naman talaga yun na yung minsan isa naman mag-i-encourage sa isa, yung isa naman mag-i-encourage sa isa. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. So mainam talaga na iisa kayo sa pananampalataya at naglilingkod na rin siya sa mahal na Panginoon. Huwag po talaga tayo papayag, mga minamahal, na mag-aasawa ka, yung husband mo o wife mo, magpapabautismo lang para mabasbasan. Huwag po. Kailangan, pag nagpabautismo siya, galing sa puso niya. Handa siyang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Chaste. Ano po itong chaste, mga minamahal? Ito po yung pag-aasawa, mga minamahal, na hindi po nauuna yung huli. Wala po yung tinatawag na advance. Bawal po yan sa mahal na Panginoon. Kailangan, di ba? Pag totoong mahal mo, hindi ka magti-take advantage. Pag totoong mahal mo yung sister, hindi ka mag-iisip ng advance. Ang iisipin mo, nahaharap kayo sa mahal na Panginoon, malinis kayong dalawa, mga minamahal, dahil sa Diyos kayo haharap. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Amen po ba? Sinabi ko po kanina na yung marriage is napaparallel sa marriage feast doon sa langit. Tayo po dito sa lupa, binabanal ng ating mahal na Panginoon dahil darating ang araw, makikipag-isa po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon doon sa langit. Amen. Kaya gano'n na lang po, tinutuwid tayo, binabanal tayo. Amen? Kapag nagkamali ka, sinasaway ka, tinuturuan ka, kapag nakakalimot ka, pinapaalalahanan ka ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Binabanal tayo ng ating mahal na Panginoon. Ginabalaan ta sa Ginoo para pag-abot sa adlaw, makighiusa ta sa Ginoo dito sa langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 11, verse 2. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Ikalawang Korinto, kabanatang 11, ang talade Diyos.
Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kay aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo maiharap ko ka Kristo na tulad sa dalagang malinis. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, tulad sa dalagang malinis. Amen. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Dalagang malinis, mga minamahal. Kumbaga, yung pagharap nyo sa mahal na Panginoon, wala pong nangyayari na pagkipagtalik o not having sex, morally pure or decent, malinis sa mata ng ating mahal na Panginoon, hindi marumi. Dahil hindi po tayo sa tao harap. Once na lumuhod ka sa altar, humaharap ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kahit sino pa yung mag-bless, kahit sino pa yung mag-pray, ang totoong mag-bless dyan, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yes, nagsusumika po yung mga preachers or the preacher na mag-pray po sa inyo na pagpalain kayo. But actually, ang Diyos ang mag-bless. Amen po ba? Amen po ba? Iyaharap kayo sa mahal na Panginoon. Kaya nga po, napakaganda, malaman po natin ito, mga minamahal, upang pagharap natin sa mahal na Panginoon sa altar, mga minamahal, may mga times po na talagang mabibless ka sa marriage o sa wedding, mga minamahal, sa blessing ng wedding, dahil grabing moving ng Holy Spirit, mga minamahal. Magtataka ka, pinagpipray yung ikakasal, pero grabing moving ng Banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Hindi tao ang nagbibless, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, totoo po ito. Everybody say, praise the Lord. Dinala ko po ito sa preaching, mga minamahal, para malaman natin lahat. Amen po ba? Para makaka-advise ka rin doon sa mga mag-aasawa. Kung ikay magulang, kung ikay may asawa na, makaka-advise ka doon sa mag-aasawa, minamahal, na pakaingatan niyo ang iyong sarili. Dahil hindi kayo haharap sa tao, haharap kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, walang nangyayari na pakikipagtalik, mga minamahal. Amen po ba? Kahit pa byudo-byuda yan, ibig sabihin walang nangyayaring contact, mga minamahal. Hindi po yung nauuna yung huli. Amen? Alam niyo po yung ibig ko sabihin, mga minamahal. Hindi po ganun. Sabi nga po ng ating beloved honorable assistant pastor, yung dangal, lalo na sa mga sister, yung kababaihan, mga minamahal, yung mga beloved sisters, para daw yung baso na pag nag-crack, hindi mo na daw pwedeng ibalik yung original. Ibig sabihin, ingatan. Ingatan, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na at kayo'y haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi po rito, mga minamahal, that He might present to Himself a glorious church, not having spot. Kaya nga po, huwag tayong sasangayon. Marami pong nabibless sa mga Christian wedding o Christian marriage. Bakit po? Sabagat nakikita nila yung kabanalan. Nakikita nila itong mga kabataan na tuminamal na hindi po yung nakikita mo sa kalsada, nagdi-date, alam nyo na ibig ko sabihin ko ano-ano ginagawa, parang mag-asawa na. Hindi nila nakikita yung mga kabataan ito. At kung nung sila yung makapag-desisyon, nakita na lang nila na sa altar, nakaluhod, humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon para magsama. Palapakan po natin ang ating mahal po. Nabibless sila. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya kung ikay choir member, ikay dalaga, ikay binata, at pinagbabawal sa iyong mga girlfriend, boyfriend, it is for your good. Para sa ikabubuti mo yan. Amen? Hindi ka pa naman handa. Hindi ka pa responsable na para humarap sa ganong bagay. So, huwag ka lang muna mag-isip ng ganon. Magpagamit ka lang muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kagaya kay Adan, everybody say, praise the Lord. Binigyan siya ng makakasama sa buhay. Amen po ba? Huwag po yung iba kasi, bumababa sa choir, binata pa, dalaga pa, bababa sa choir para makapag-boyfriend, para makapag-girlfriend. Tinalikuran mo na yung pinaka-best friend
na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Mali po, mga minamahal. Nanangangalib ka dyan. Nanangangalib ka dahil baka ikaw ay, alam mo na, boyfriend, yun ang nangyari sa ilan natin, mga kabataan. Amen? Pero yung sumunod, tignan mo, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon na natili sila, dumating ang panahon. Everybody say, praise the Lord. Humarap silang malinis sa Diyos. Napakaganda po nun. Amen po ba? Amen po ba? Napakaganda nun, naharap ka sa mahal na Panginoon na malinis, mga minamahal. Ephesians chapter 5, verse 27 to 28, mga minamahal ko. Epeso, kamalatang 5, ang talatang 27 hanggang 28. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili, na maluwalhati, na walang dungis o kulbot, o namang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Kayo din naman ang tarapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, nagaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, iharap po tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, not having spot, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Ito pong church na to will be the bride. And our dearest Lord Jesus Christ will be the groom. Amen? At yung iyaharap na church, walang kulubot, walang mansya, walang dungis. Ganun na ganun sa pag-aasawa. Nandiyan ang blessing ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Siyempre, magmahal mo yung wife mo, mahal mo yung sarili mo, sabi ng ating mahal na Panginoon, sabi sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung mahal mo, hindi ka mag-iisip ng kagaya ng, hindi po tayo katulad sa libutan na kapag magkaroon ng kasintahan, magkaroon ng mapapangasawa, iba yung naglalaro sa isip. Minsan yan po ang nakikita natin sa mga social media which is hindi natin dapat gayahin. Amen? Dahil kung mahal mo yung sister na papakasalan mo, ginagalang mo yan. Kung mahal mo yung sister na papakasalan mo, hindi ka mag-iisip ng marumi. May Kristo ka sa puso. Gusto mo, pagharap nyo sa mahal na Panginoon, malinis kayong dalawa, mga minamahal. Makapalapak po ba tayo sa ating pinakamamahal? Yan po yung napakagandang, for me, yan ang pinakamagandang blessing, mga minamahal. Amen? Iniingatan nyo yung sarili, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, upang pagharap nyo sa mahal na Panginoon, kayo malinis, mga minamahal. Ngayon, kung ganun ang paggalang mo sa iyong magiging asawa mo, papangasawa mo, minamahal, hanggang kayo'y magsama na, ganun na ganun ang paggalang mo. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Tumatahimik po tayo, mga minamahal. Maraming nahagip o... Alam niyo, minamahal, nung una ko itong i-preach, hindi ko alam na meron palang isang choir member na para sa kanya yung preaching na to. So naisip ko, hindi lang to para sa isa, para sa lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kasi mga Kristiyano tayo, dapat alam natin ito. Christian marriage. Ito pa po, mga minamahal. Which is usually nangyayari po ito sa kasalan. Wala akong pinpoint na certain na kasal dahil naobserbahan ko na po ito, mga minamahal. At ayaw ko po. Alam kong ito ang tinuro ng ating beloved parents of the Lord. Ayaw po natin nagagapang ang sanlibutan sa ginagawa nating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Unang-una sa kasuotan, pagbasbas na po. Amen? Minsan yung ikakasal pa mismo ang nagsusuot ng walang kabanalan. Tahimik talaga. Amen? Minsan, ang lalim ng... Ha? Minsan, wala ng likod. Yan po ba yung kalooban ng Diyos, mga minamahal? Hindi.
ang kalooban ng mahal na Panginoon hanggang sa pagharap mo sa mahal na Panginoon. Banal ka, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga nakakasunod, glory to God. Amen? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kasi minsan sasabihin, Kuya, Ate, this is my special day. Once in a lifetime lang ito. Yun nga ang problema eh. Special day, once in a lifetime, bibiguin mo pa ang mahal na Panginoon. Wag. Amen? Bakit? From day na nakilala mong mahal na Panginoon hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, espesyal yan para sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1 Timothy chapter 2, verse 9, mga minamahal. Maganda dahil pumapalakpak na kayo. Unang Timoteo, kabanatang 2, antalay 9. Gayun din naman, na ang mga babae ay magsigayak, na may hinhing damit, na may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ano po yung modest apparel? Yung kasuotan na may kabanalan. Yung mga suot ng ating mga choir, yan ang damit na may kabanalan. Amen? Mahaba, banal, mga minamahal, hindi din display yung sarili. Kita nyo po, kahit nga po ating mga choir, everybody say praise the Lord. Ito'y particular sa kabanalan, mga minamahal. Kahit na nga po, di ba? Kahit na nga po na nakadamit sila ng may kabanalan, pero pag merong gumagawa nang hindi kaaya-aya sa mga halapay noon, napakabigat ng pagkilos ng presensya ng Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi lang damit ang tinitingnan ng mga halapay noon, pati puso natin. Amen po ba? Pero pag banal sa kasuotan, pati puso banal, napakasarap, madaling ibuhos ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi ka ba masaya kung sa araw ng iyong kasal kikilos ang presensya ng Diyos? Hindi ka ba masaya sa araw ng pagharap niyo sa mahal na Panginoon, lahat mabibless? Tutulo na lang ang lumo. Bakit? Nandyan ang paghipo. Nandyan ang pag-bless ng ating mahal na Panginoon sa inyong pag-iisang dibdib. Amen? 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 Oh, ang tinitignan ng mahal na Panginoon yung pagsunod natin. Everybody say praise the Lord. Ito pa isa, minamahal. Jeremiah chapter 4, verse 30. Make up. Jeremiah 4, verse 30, mga minamahal. Jeremias, kabanatang 4, ang talata 30. At ikaw, ay pagka ikaw ay napahamak, ano yung gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng bagaman, ikaw ay nananamit ng mainam na damit na papula. Bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayaang ginto, bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata, na pinta at walang kabuluhan, nagpaganda ka, hinahamak ka ng mga mangibig sa iyo, pinagsisikapan nilang ang iyong buhay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, ito na po mga minamahal. And when thou art spoiled, ibig sabihin yung gumagawa po nito, yung mga napahamak. Amen. Yung mga spoiled. Sa Cebuano pa, usik. Though thou clothest thyself with crimson, suot ng kulay pula. Though thou deck, kaya bawal po sa atin yung pula at saka itim. Amen po ba? Baka nakakalimutan nyo na. Everybody say praise the Lord. Bawal po sa atin yung pulang-pula, itim na itim. Amen? Wala po yan dito. Kaya po tinuro sa atin puti yung isuot natin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi po rito, mga minamahal, nagsusuot ng pula, clothes thyself with the crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold, may mga alahas, do thou rentest thy face with painting? Pinipinturahan yung mukha. In vain shall thou make thyself fair. Nagsasayang ka lang daw ng pagpapaganda. Pag-iisipan ka ng masama ng mga taong nahuhumaling sa'yo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord.
Ito po yung nagiging nakikita natin, mga minamahal, which is hindi po itinuro sa atin. Amen? Hindi tayo tinuruan na pag ikakasal ka na, magbe-makeup ka, magsusuot ka ng walang kabanalan. Hindi po yun ang tinuro, mga minamahal. Ang tinuro sa atin, magsuot ka na may kabanalan, huwag ka na mag-makeup, mga minamahal, dahil yung binigay sa iyong beauty, sapat na yan. Maganda ka sa paningin ng ating pinakamamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag lang po kayong ma-offend, no? Kasi minsan nagbabas-bas po tayo. And then, maglalagay po ng lashes, eyelashes na mahaba. Amen? Diba? Dinudugtungan yung, ano, yung pilok. O kay bubo man. Sumpayan. Agoy, mga kaigsunan, kay na may belo. Nipilit bitaw ang usa. Di ang usa na lang nabilin. Ang belo, untay way pilok, nagkapilok na lang, mga minamahal. Intawon, kami diri ako, ang mukatawa ko. Alang sabi ko, ang pilok ni pilit. Wala na lang, mga minamahal. O, di ba? Nakinahimong katawa-tawa. Pero kung yung pilok mo, yung eyelashes mo, original, walang didikit. Mandiyan pa rin yan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal pa. Malakas na palakpak po para sa mahal pa. Everybody say praise the Lord. Kaya minsan nangyayari po after ng kasal, maraming suspended. Kasi yung suot, nag-makeup. Amen? May mga choir member na magkasal yun eh. Nakalimutan ko na anong taon yun. Magaganda man sana, may mga itsura ng mga choir member. Nung nag-makeup, hindi ko po talaga nakilala. Opo, pwede na silang magsumbrero na matulis. O, para na silang mga ano. Nag-iba talaga yung mukha. Anong sabi, mga minamahal? Ito daw po yung itsura ng mga prostitute. Yung mga babae na sa mga beer house, na sa lansangan, di ba? Tell me if I'm wrong. Yan ang itsura nila. Di ba? Magsusuot ng pula, maglalagay ng makeup na kontodo, pilok pa imo, kung pwede sigurong 2 inches, gagawin. Pilik mata na 2 inches. Opo, mga minamahal, kaya hindi mo na makilala. Everybody say, praise the Lord. Ayaw, ayaw ng ating mahal na Panginoon na gumaya tayo sa sanlibutan dahil tayo'y anak na ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord, di ba? Prophet Moses. Si Prophet Moses, nung nakita niya po yung burning bush, nasusunog na kahoy, lumapit siya. Moses, tinatawag siya ng mahal na Panginoon. Nung lumapit siya, sabi ng mahal na Panginoon, huwag ka nang pakalumapit pa. Pagkatapos, sabi ng mahal na Panginoon, hubarin mo yung sapatos mo. Hubarin mo yung sapatos mo dahil yung lugar na inaapakan mo ay banal. Isipin mo, sapatos? Ipahubad ba ng mahal na Panginoon dahil yung lugar banal? Eh, how much more yung kasuotan? How much more yung makeup? Di ba? Sapatos nga eh. Pinahubad. Dahil banal yung lugar na inaapakan mo, sabi ng mahal na Panginoon kay Moses. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya po, sa amin na mga preacher, I will just tell you this po, mahal din. Mahal ko po kayo, mahal namin kayo. Amen po ba? Minsan nasa ex-date na ng kasal, sinabihan na, huwag magsuot ng ganito, huwag maglagay ng mga ganon. Pagdating ng kasal, yun ang makikita mo. Eh, oras na. Oras na ng kasal. So, anong gagawin ng ordained preacher? Alam ka namang hindi ituloy. Baka mag-backslide. Ikaw daw, oras na ng kasal mo. Tapos sasabihin ng preacher, postpone. Anong gagawin mo? Sige nga, kayo mga minamahal, anong gagawin nyo? Diba? So, out of love, dahil sa pag-ibig, tinutuloy ng preacher. Sinasabihan, tinutuloy. Pero ang problema naman, pag itinuloy, ang sasabihin naman ng iba, pwede pala. Tama po ako, diba? Sasabihin ng iba, ay, pwede pala. Oh, diba? Yun ang problema. So ngayon, alam nyo na, tulungan tayo.
Tulungan tayo na masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bakit po? Upang pagharap natin sa Diyos, tayo'y karapat dapat sa habag ng ating mahal na Panginoon. Yung mga pangaral na itinuturo sa atin na hindi tayo sasangayon sa sanlibutan dahil tayo'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Yung ginagawa natin, yung bagay na makakalugod sa Diyos. Pag bagay na hindi makakalugod sa Diyos, huwag natin ipagpatuloy. Huwag natin gawin. Ang gawin natin, yung bagay na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 12 verse 2 at last verse po natin pagkatapos ito ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, amin na mahal. Roma, kamaralan 12, ang talare 2. At huwag kayo magsiayon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa mamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayas at lubos na kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na po yung malalaman daw natin na tayo sa samahan ng Diyos kapag ginawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Di pat napakaganda ng inyong pagsasama, pinagpala ng Diyos hanggang sa nagkaroon kayo ng mga anak, hanggang sa patuloy kayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumarating ang problema, pero nakikita nyo, nakasama nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sinunod nyo ang kalooban ng Diyos. Yung po ang aking punto, yung po ang aking layunin sa pangangaral ito, mga mina, hindi po saktan kayo, kundi para sabihin sa inyo na mahal tayo ng ating pinakamamahal mahal na Panginoon. Gusto ng Diyos na ingatan po natin ang ating mga sarili. Sa gabing ito, may naman ating pong awitan na ating mahal na Panginoon. Ating pong awitin ng Stubborn Love, minamahal sa Tagalog, mga minamahal. Hallelujah. At habang inaawit po natin ang awitin ito, mga minamahal, praise the Lord. Ating pong ilapit sa Diyos ang ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah. 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 Kindly. Praise the Lord. Praise the Lord. Tagalog. Kaya niya nagmamahal, ako'y bahay.
Sa kasalanan, tinuruang mambuhay na may kabanalan, mga minamahal. Dahil sa langit, mga minamahal, ang mananahan doon, ang mananahan doon, mga minamahal, ay ang nabubuhay na may kabanalan, mga minamahal. Palabakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Ating ipabot sa mga lapay natin mga pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Sa Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Kung tayo may mga suliranin, ang Diyos ang magbibigay ng kalutasan. Kung tayo may mga karamdaman, ang Diyos ang magpapagaling, mga minamahal. Buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Opo, dakilang pagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami dumadalang siya sa mga sandaling doon sa pangunang panalangin, minamahal, ginagalang pa sa ulis na Dalmeda. Walapainat mo, pagpala mo kamay. Ikaw po ang Diyos, magbigay ng kagalingan sa mga karamdaman, maglutas sa mga suliranin. At kami ikabagayin, patawarin mo, mahal na Panginoon, sabi po mga pagkukulang sa iyo. Patuloy mo kami ikabagayin, O Diyos, sa paglilikod namin ito. Hanggang sa iyo pagbabalik, pagpalain mo po kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Namalipatong po natin isang kamay sa ating ulo. Isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung may makaramdaman po tayo, kung may mga alilang, mga kahinaan, taas ang dalawang kamay. Minamahal, isipin po natin ating mahal na pastor ang nanalangin po para sa atin. Hallelujah. Hallelujah po. Dakilan, mapagpala namin Diyos. Mahal na po yung misal pa kami dumudulog sa trono ng biyahe sa kalangitan. Sa pangunan ng panalangin, mahal na pastor ng listrada. Amen. At mapagpala mo kamay, O Diyos. At sa makapangyariang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasawal at dimoy na makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, ayo, baka talaga ang uri na karamdaman na linlangan mga kahinaan, lumayo sa mga pangyarihan, pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, infirmity, sickness, problem, doubts, and belief cast out, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ito mayo minamahal na sa token of our faith. Tayo tumalang tatlong beses umigaw na malakas ay parating natin sa mga Panginoon. Ating taos pusong pagpapasalamat minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sa gabing ito, mga minamahal, tayo po'y tuloy-tuloy na po sa gawa ating mahal na Panginoon. Wala po tayong mga baguhan, tayo pinadako sa ating announcement, mga minamahal. Praise the Lord, dati pong banalagawain every Sunday, alas 10 po ng gabi, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon every Sunday, 10 in the morning up to 3 in the afternoon, at pag Wednesday po, tulad ngayon, 4 in the afternoon hanggang 8 ng gabi, at Friday, mga minamahal, alas 5 po ng hapon.
hanggang alas 10 ng gabi every Friday. Ito pong ating live streaming, mapapanood niyo po ulit, makaka-replay po kayo ng ating pong mga banal na gawain, mga minamahal, sa ating pong Facebook account, GMCIM Cebu Central Visayas, at ang Jesus Miracle Hour, mapapanood po natin gabi-gabi, 8 to 9, except Friday night lang po. Minamahal, wala tayong Fridays sa ating Facebook account, sa YouTube, mapapanood niyo po, GMCIM Visayas. Ito mga ating mga cellphone number, mga minamahal, pwede po kayo mag-text, tumawag, minamahal, minsan lang po yung signal ng problema, minamahal, may mga network po na kailangan ulit-ulitin mo pag-dial, mga minamahal, no? Praise the Lord, pag-isang beses lang, kagaya po yung dito, mga minamahal, pag-isang beses lang, hindi mo contact, kailangan dalawa, tatlo, para makapasok ka, mga minamahal, no? Kaya, pwede po kayo tumawag, pwede po kayo mag-text for prayer and counseling. Palapakan po natin mahal na Panginoon, mga minamahal, at hindi na po tayo magtatagal. Praise the Lord, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. At binibigay ko pagkakataon sa ating mahal na kapatid, Brother Randel Cano. Samahan po natin sa manalangin lahat kung mag-pray, huwag tayong lahat ay ingatan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved and preacher, Richard Abad. Mag-ampo tayong mga ikson para sa atong temporaryong pagbulag-bulag. Dalaygon ka o Diyos, sa walay katapusan, himayaon ang iyong pinakadalaygon o gamhanan ng ngalan ni tekna akaroon sa kagabiyon. Among ipaabot kanimo o Diyos, ang among kinasingkasing na pagpasalamat tungo sa dakong kahigayunan o kagawasan ng imong gihatag kanamo, nga gawas nun kami, nagkatigom o nagkahiusan ni Nindapita, aron among ipaabot kanimo ang among kinasingkasing na pagdaig o pagpasalamat tungo sa daghang mga maayong butang o buhat ng imong gihimo sa among kinabuhi o Diyos. Salamat nga imong gidihugan ang mga dasi o silim ng alawiton pagdaig diha kanimo bisan sa mga testimonyo sa mga kaigsuunan nga ikaw nagatubag sila mga pag-ampog nagaluwas kanila pamatuod o Diyos nga kining mong iglesia imong giubanan sa imong kagahom. Salamat usab sa mga kaigsuunan nga walay puas o walay hunong nagahatag sila mga ikapog halad aron Ginoo. Hallelujah. Matagbo ang mga panginanglanon sa imong iglesia. Salamat usab sa imong pulong nga amo napatalinghugan ning taknaa karon sa kagabion nga mo ay nagtudlo kanamo o Diyos aron kami hingpit mamaandam o bensilang kapan alang sa tanang mga maayong buhat o labaw sa tanan o Diyos. Salamat sa imong presensya nga imong gipabati sa among taliwala bisan pa man o Diyos ikaw magadihog unsa man ang among nagkatunan og napatalinghugan ning taknaa karon o Diyos sa ipinaagi sa imong pulong itanom kini sa among unahuna og kasingkasing o Diyos ko og amo kini pagatipigan hangtod sa adlaw sa imong pagbalik sa among temporaryong pagbulag-bulag. Ang pingi o Diyos ang tanan nimo maganakan gikan sa labing bata hangtod sa labing hamtong. Ang pingi sa pag-atang og mga sakyanan bisan pa man ang nagmaniho sa ilang mga sakyanan ikaw maghatod kanila sa dapit nga ilang lian nga luwas ug layo sa tanang dagway sa kadaotan ug susunod ko pa nagatigom ikaw maghatag kanamog kay gayunan ug giusahon mo kag ibalik ning dapit aron ikaw mo simbahon sa espiritu ug kamatuoran kining tanan among ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon og amen. God bless you po sa ating beloved ko preacher Brother Radner. God bless you po mga minamahal ko. Pagkabayan po tayo. We love you so much. But our dear Jesus,